Pops, anong name mo? Rod. Oh, Rod. Thank you, Rod, sa tiwala. Sa well. Maraming salamat. Napakaganda nitong produkto na to. Okay, thank you. Salamat. Ingat, ingat. Ingat, ingat. Kenneth, sa tiwala. Thank you, sir. My safe lagi. Guys, welcome to my channel. This is Wells Kila. Don't forget to like and subscribe to my channel. So, topic natin today is tips on buying a car. Pabago man siya or second hand, which is the right one for you. So yun guys, ano ba maganda dito? Ganito lang yun guys. So, isa natin sa importante dyan yung budget. So, kasi it all boils down sa budget. So kung may budget ka for new, brand new, go for it. So kung wala, pwede rin naman ang second hand. So doon muna tayo sa brand new. So yung probability na magkaroon ng problema ang brand new is yung mga factory defect. Pero besides that, okay naman. So nagkaka-anuhan lang tayo dyan pagka-installment ng brand new. So napaka-importante guys na malaman natin yung budget natin kung kaya ba o hindi. Mahirap ipilit yung hindi kaya, di ba? Maganda yung tipong smooth lang. Kahit installment, alam mo na merong nakalat para dun sa pangulog sa brand new. Tapos sa second hand, almost ganyan din guys. So, titingnan nyo rin, may mga high-end na sasakyan, may low-end. So, ano ba talaga yung para sa inyo? Ano ba ang angkop na sasakyan, di ba? Diyan, di ba? Toyota, Mitsubishi, Honda, Ford, mga high-end, mga Audi, Mercedes, BMW. So, nasa inyo yun, guys. So, boils down muna sa budget. Yeah. Tapos, pangalawa, para saan mo ba gagamitin yung sasakyan? Diba? Ito ba yung pang family? Pang hakot ba yan? Pang grab ba yan? Pang Uber ba yan? Wala na pang... So, yun. So, importante rin kasi... kung mga pangapambundok, di ba? So kailangan kahit paano mga heavy duty, mga pickup, di ba? Pero kung mga city driving lang at malapit-lapit lang, di ba? So pwede na 'yung mga sedan. So, tapos kung height naman, siyempre kung malaking tao ka, siyempre kailangan medyo 'yung mga medyo mahabang sasakyan. Kasi siyempre pagka height mo matangkad, di ba? Para alanganin ka naman sa mga Kia, Picanto, mga Honda Jazz, di ba? So gusto mo medyo mas malawak, mas malapad. Tapos ilan ba ang madalas na sumakay sa sasakyan? Diba? Kayo ba ay malaking pamilya or 2 to 3 or 4 or 5 or plano mo talaga magkaroon ng malaking pamilya? So kukuha ko ngayon ng mas malaki. Diba? Kaya ng iba nabebenta ng kotse, di ba? Kasi mag-ano sila eh, mag-upgrade sila sa SUV or van. Kung may budget ka, pwede mag-advan. Tapos, sa ikpit ng parking, kung may parking space kayo sa loob, okay lang. Pag street parking, ayan, medyo kailangan talaga, kailangan meron tayong designated parking space. At siguraduhin natin, hindi tayo nakakasagabal. Doon tayo sa tama. Tapos, yan naman pagiging masaya. So natin kasi syempre, di ba, solve tayo doon sa binibili natin sasakyan. Eh. So minsan, yung mga sasakyan naman na mga tipong happy tayo, di ba? Pero it all boils down guys sa kung ano yung talagang kaya ng budget. Kasi nasa budget talaga yan. Eh. Kasi kung may budget ka, may panggawa ka, may pang-maintenance ka. Diba? Parang katulad nito guys yung sa amin, ako naman ay... parang ano na rin, diehard Toyota. So ever since, nagkasasakyan kami, Toyota na talaga. Pero nung panahon ng dad ko, ang sasakyan namin nun, it's Dodge Dart. Sayang nga eh, vintage na pala yun. Tapos Lancer, Mitsubishi Lancer, yung
Saturn na 2-door. Tapos Ford Escort 1978, 1977 na Lancer. Tapos yun na, naging Corolla na guys yung big body. 1997, 1996 Corolla big body. So talaga guys, second hand lahat yun guys, ha. So imagine nyo guys, hindi talaga kami binigyan ng sakit ng ulo ng Toyota. So yung katayo lang talaga na yun ang nabiling sakin eh. So talagang simula nung binili namin hanggang sa nabenta, talagang hindi talaga naging sakit ng ulo. Siguro isa rin, hindi lang dahil ang Toyota matibay, kundi siyempre sa pag-aalaga. Any brand naman talaga. Pero iba na talaga yung Toyota, subok talaga. So yun, hanggang sa naging FX. Tapos nag-try ako na iba guys, ang Hyundai Starex. So yung sa Hyundai Starex guys, ginamit ko rin yun pambiyahe. Pang rent. So may ano rin siya, pros and cons din. Pero since na maalaga naman guys, second hand ko rin nabili, wala naman naging problema doon sa Hyundai Starex. Napaka elegant niya, ganda sa loob, mabilis. Pero ang downside lang na Starex guys, 2004 Starex CRDI kasi yun, ay talagang medyo sakyatan, medyo tagilid siya lalo na pagpuno, kailangan talaga may buwelo. I like itong present na sakin namin na commuter, kahit na puno, diba? Parang sisiw na sisiw talaga akyatan. So yun. Yun lang guys yung mga tips. So yun. Budget, saan mo ba gagamitin yung sasakyan, kung maramihan ba kayo, konti. Tapos, ilan bang sakay niyan, diba? Kung kayo pamilya ba kayo o hindi. Diba? Tapos, in buying naman cars, pag mga bago naman guys, alamin yung nung gusto ko, ano ba talaga. Ang maganda lang sa bago, syempre, may budget, sisiw lang eh. So, makakabili kayo cash, may pang-installment kayo, okay. So, yun. Tapos, in buying naman second-hand cars, yan, dyan na nagkakatalon. So, medyo mahabang discussion yung second-hand cars eh. Kasi hindi siya biro. Pero sabi ko lang, a little dun sa mga kung second hand cars naman ang pag-uusapan. Lalo na kung minsan kasi guys, hindi natin maasahan, minsan wala tayong mekaniko. Dudunong-dunuman lang tayo, diba? So napakahirap pag-umili ng second hand cars, lalo na sa tao. So minsan may merong kahit papano sure mas okay ng konti sa car dealership bumili, talagang legit. Kasi talaga na screen na yan, most din naman, kung talagang legit sila, ay very clean yung kotse, wala magiging problema pag binili mo. Clean papers yan, kahit paano filtered. Pero yun nga, pag second hand, asahan nyo talaga na, syempre hindi siya bago eh, so may mga sakit yan dahil may edad na yung sasakyan. So still, okay din naman, basta importante kung sa tao ka bibili, kung sa every marketplace, sa tao, pinakasigurado dyan guys eh, yung ORCR talaga. Kumuha kayo ng kopya, Xerox. Pacheck nyo sa HPG, sa LTO. Diba? Kung talagang wala siyang problema. So may mga ano naman sila eh, may mga customer assistance doon. At alamin nila yan kung talagang malinis yung sasakyan. So lagi tayo mag-iingat. Magigipag-transaction. So, yun lang talaga yung mga simple tips na pwede siya guys. So, anyway, pagdating naman sa mga tipong matindihan tungkol sa mga papers, nadalas ko kasi napapanood eh, sa motor, ang galing ng mga tips niya, Lodi, Red Sweet Potato, mga document sa RCR. So, napaka-helpful niya. Tapos, isa ko pa napanood guys, yung kay Jeep Doctor PH, napakagaling din. Siya naman ay very techy dun sa mga sasakyan. Talaga yung kung how niya yung step by step talaga. Kung paano mo malalaman na okay yung binili mo second hand. Pero minsan, nakaka-stress din. Diba? Pero kailangan talaga yun guys. Talaga, kung gusto niyong makakuha ng medyo at least hindi man 100% okay na sasakyan dahil second hand. At least alam natin na kahit pa paano, 70 to 80% sulit tayo doon sa binigay kasi hindi naman biro pagbili ng sasakyan.
But for me personally, pagdating sa second hand, siguro pang may budget ka ng mga... Para sa akin lang to guys, ah, personally speaking. Siguro kung may budget ka ng mga 150k pataas, makakabili ka na kahit pa paano na medyo okay-okay na ano na kotse. Especially, yan nga, Toyota, Nissan, Mitsubishi. So yun guys, so dun lang, so siguro sa next vlog ko, more of ano tayo sa second hand cars. So dito ano lang, mga tipong tips on buying a car, which is the right one for you. So sana yun guys, makatulong yun nga, budget, saan ba gagamitin, diba? Diba madalas yung sakay mo, diba? Sa kung pambundok pa yan, city driving, provincial driving, diba? So napakadami kasi dyan sa market na yan, lalo na ngayon, nagsilabasan na. Pero make sure na yun talaga yung inaano ng puso mo, diba? Katulad nung sinasabi ni, ano, ni Lodi Ramon Bautista, diba? Lalo na pag second hand car. Na parang ano yan eh, parang kang bibili ng may istorya, may history yung sasakyan. Pero kahit sa brand new guys eh, parang ganun kasi parang pag brand new binili mong kotse. Parang kung passionate ka talaga, enthusiast ka talaga. Parang doon nag-uumpisa yung kwento niyo yung dalawa. 'Di ba? Ikaw, yung driver, tsaka yung sasakyan mo. Para kayo nagba-bonding. So, yun lang guys, sana kahit pa paano may natutunan kayo sa aking simpleng vlog na to. So, always remember, ride safe and God bless.